Oh. Yung pucha. Ate, order ko isang dinosaur. Dinosaur, oh. Okay, oh. Mm. Ang dami laman, oh. Ang laki ng hotdog, oh. Babanata mo ng taba, batok-batok. Alam mo, nabibira naman tayo kumain ng gato. Masasarap na pagkain, hindi ko sinasama si Aswang. Malamig ang pesto. Hi mga kalosya, good morning. So nakita nyo naman yung bungad ng ating vlog na to. Na sobrang daming tao. Hanggang ngayon, dami pa. Dami pa. So nandito na kami ay 5 a.m. Alas 5 kami na umaga dito. So ngayon ay mag-aalis gis na. So nasa 5 oras na kaming nakaantabay dito para sa PhilHealth, mga kalogs. Sobrang haba ng pila. So sobrang grabing sakripisyo ang gagawin mo para lang maging okay ang iyong PhilHealth. Talagang magugutom ka. Hindi ka pwedeng umalis ng ano, kailangan may baong ka dito, may bugong ka para ka nag-aaral. Gutom na nga ako. Oh, wala pa tayong almusal. So, inaabang ako pa hanggang ngayon, asawa ko nasa loob pa. Sinasikaso niya nga kasi sasakupin niya yung mga bata sa PhilHealth para maging okay ang lahat at maghuhulog siya. Tapos ako ata parang isasali niya na rin sa PhilHealth niya kasi yung PhilHealth ko hindi ko na nahuhulugan. So, sobrang tagal na simula nung umalis ako sa trabaho ko. Hindi ko na nahuhulugan yung PhilHealth, pati yung SSS ko. May utang pa naman ako sa SSS. Utang ako dyan, nag-loan ako nung dati, 12,000 ang niloan ko dyan. Siguro nabayaran ko lang dyan ay nasa ano pa lang. Nasa 4,000 pa lang nababayaran ko dyan. Kaya, nung pandemic yun, kaya nag-vlog tayo. So, aba, grabe. Oh, asawa ko na sa loob na, inaantay ko na lang lumabas. At kakain kami, syempre, gutom na tayo mga person. Ganito talaga mga kalogs. Talagang sakripisyo sa mga gantong bagay. So, nasa baba pa kami noon, hindi pa nag-o-open tong store na to, yung mall na to. Nasa baba na kami doon, nag-aabang kami. Ang daming tao, sobra, grabe mga kalogs. Buti, umabot kami, may capacity lang kasi yung number na kukunin mo. Oh, hanggang 60 lang ata yung sa PhilHealth. Tapos hanggang 60 rin dito sa SSS. Nakakatao. Tapos bukod pa kasi yung nag-online na nag-online na para dire-diretso na lang. So nag-try kami sa online kaso napatagal pa, isang linggo pa mahigit bago ka kaya pumili na kami, nagsakripisyo na kami. So mga kalogs, abangan nyo na lang ang mga susunod na kabanata. So ngayon lang ulit ako nakapag-vlog, pasensya na kayo sa mga solid kalogs natin dyan sa nag-aabang ng vlog natin. Ngayon lang ulit at medyo naging busy lang po. Alright, waiting. Yo mga kalogs, hindi na ako nakapag-update sa inyo, nasa biyahe na kami. So may hinahanap kaming parisan na pinaka-quality. Hinayupak na parisan dito sa Imus, wala naman pala. So nakailang ikot na kami. Ngayon, pupunta namin yung isa pang branch na paris na yon sa may General Trias naman. Baka naman dito ay sigurado na kasi napaka mahiwaga talaga tong parisan na to eh. Kaya itatry natin at susubukan natin yung paris nila. So mga kalogs, mamaya magkukwentuhan tayo about sa mga nangyari doon sa PhilHealth. Grabe! Magugulat kayo. Talagang gulat, magugulat talaga kayo ng malupitan. Sa ibabalita ako. Yung tipong ano mga kalogs, yung tipong yung na-hospital ang asawa ko ng anak, ang kinaltas lang ng PhilHealth nasa 12,000, 10,000 lang.
Ang kay Isaya kasi 12,000 eh. Tapos ang kay Rocky 10,000 lang. Grabe mga kalogs, di ba ganun kalaki? Tapos ang bill namin nun kay Rocky 160. O ay di nakapagbayad pa kami ng 150. Tapos ngayon, para mapapaisip ko sa PhilHealth eh, no? Kaya pa, mamaya magkukwento tayo. Parang mas maganda mag-ipon ko na lang sa bangko, sarili pera mo pa. Oh, hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na mahihirapan pumila-pila, hindi ka na mahihirapan magpalakad-lakad, hindi ka na mabubuyad kung ano man. Pag sa sariling bangko mo na hinulog to, ayun. Mabilis lang ang pera. Oo. Nako, kaya pala yumayaman na yumayaman siguro itong may-ari ng PhilHealth na to. Nagulat ako sa binayaran ng asawa ko. Pero mo, isang bayaran? Ha? Oo nga, eh, kaya nga, ganun. Ang biray mo, 2 taon ang binayaran ng asawa ko, 14,000 plus ba yun? Laki! Nagulantang ako, wala din. Sabi ko, wala din pala yung nangyari na pinaltas ng PhilHealth. Tapos, ang masama nito, eh, siyempre sa PhilHealth, parang sariling pera mo rin yun. Aba, may interest daw kapag hindi ka nakapagulog. Diba? Quality! Eh mga kalaw, samahan niyo ako! Hanapin natin yung hinahanap namin parisan ng asawa ko. Ayan. So, parang date namin itong dalawang mag-asawa dahil hindi natin kasama si Aswang at saka yung dalawang bata. Kami lang muna ngayon. Ayan o, oh. Gutom na nga kami. Ano oras na bahan? Alas 11? Duray mo, 6 na oras kami doon sa PhilHealth. Tapos, 6 na oras, tapos ang binayaran namin nakakasakit pa sa bulsa. Maganda yun. Ay, Diyos ko. Kaya mga kalaw, sabahan nyo ako. Ibabarat namin ng kain to. At mamaya ulit tayo magkwentuhan about dyan. So tara na mga kalaw, let's go. Nakita din natin. Tagupalat ang mga gato mga kalaw. So, yung nakita namin na nag-viral sa Facebook. So, tatry natin. Kambal pares to eh. Try natin, pasok tayo sa loob. Wait lang ha. Ito siya mga kalugs oh. Naki talaga. Wow. Ate, order ko isang dinosaur. 500 pesos lang. Tapos sa'yo, ano yung sa'yo? Triple kambal silog. Yung lempo. Yung triple kambal silog. Lempo. Grabe oh. Solid. Ito mamaya papakita natin sa inyo. Mahal siya pero worth it yung babayaran nyo dito. Nakita ko lang to actually sa ano, sa mga sikat na vlogger sa Facebook. Solid naman talaga, totoo nga. Totoo nga talaga yung solid. So medyo tago nga lang tong lugar nila, pero madaling alamin. Search nyo lang sa Google Map. Wag sa Waze. Ililigaw kayo ng Waze. Kasi ito, Waze 2, iniligaw kami. Alright. Ito yung menu nila. Ah, bye! Meron pala sila dito regular na pares. Kita nyo naman, no? 60, 70, 70, 150. Oh, ayan, no? Ang daming pagpipilian dito. May mga mini overload pa, oh. Oh, diba? Pihit natin sa kabila. Ayan na, oh. Special mami pa, ha? Tumbong, pata at baka soup. Oh, diba? Ayan lang ang mga presyo niya, napakasarap, maraming choices na pwede pagpili. Ito yung in-order ko, Bulalo, dinosaur ribs, may 700 pa, at dyan po yung iba. Special Bulalo. At yun na nga, ang triple kambal silog, dyan umorder ang asawa ko na napakadami, ay sulit na sulit naman ang 250 pesos po. Pare, sayang pa lahat. Ayan, oh, kitang-kita niyo, may mga top silog pa, check silog pa. At ito naman po ang top silaman, bagnet, may mga bagnet, mga bulalo na mga yung may mga buto na may laman sa loob, special bulalos. Ah, diba? May unlimited pa pala dito, 299 lang kung ikay mahilig sa stick. Unlimited mo na yan, kumain ka ng marami hanggat kaya mo at iyan pang iba mga si Slim Big Service, diba? Ang dami-dami niyan, oh. Eto, may mga isda-isda pa pala sila, oh. Mga sisling-sisling, may chicken-chicken pa dyan, oh. Diba? May sisling, ay, wala to. Ayan pa, unlimited. 299 lang at meron tayong mga bundle family dito. May 15, may 14 at yung mga iba pa. Oh, almuto, ito yung order natin.
Kamuto ko sabihin na, no? Huwag mo natanggalin doon. Makalas na doon. So, okay lang. Yung gulay at... Yan, mag-moist. Bango. Dito sana ka lalabasan niya, no? Dito. Oh. Masuro. Okay, oh. Ito na naman ang aking boses dahil na nung balik ang music. Kita nyo naman yung gulay. Oh, ibinabadso, kumukulay. Napakasarap naman talaga. Ay, kita nyo naman. Oh, ah? Ay, may putok-putok batok pa iyan, mga kalogs. Oh, kita nyo naman yung laki ng taba na yan. Oh, ay, kinain mo yan, patay ka bukas. De, joke lang. Huwag kakain na marami. Yung sapat lang. Kita nyo yung ribs niya, no? Malaman na malaman. Oh, pagpasensyahan nyo ng boses ko dito dahil nga may music. Kaya nakamute to at ako'y patuloy nagsasalita ngayon. Ay, kitang-kita nyo mga silid dyan, oh. Oh, may mga kalamansi at nilagyan na nga ng baong ni ate, oh. No, kinalat-kalat pa. At ang sunod naman ay yung ano ng sibuyas. Oh, yung dahon. Oh, ano pa? Ano pa gang? So, yun na nga. Ito na yung ating order. Ito yung tinatawag na dinosaur, mga kalogs. Oh. Ah. So, ang laman na to ay nagupit-gupit na. So, kanina kasi nakaano lang yun dyan. Nakakapit. Pero diyan natin malalaman kasi malambot daw, sobrang lambot daw talaga niya. At yung sa misis ko, ang dami pala niyan, ano? Mm-mm. Ano ito? Ano, yempo. Yempo, tapos big hotdog. Sausage, tapos sisig, tapos egg. Ang laki ng hotdog, oh. Laki, tapos ito, sisig. Sisig. Tapos may itlog. Grabe naman pala. Ang dami. Oh. Ito talaga yung gusto ko matikman, eh. Yung dinosaur na to. So, titibusin na natin to. Alright. Ito yung pinakahabangan natin. Wow. Look, eh. Ano pang family na yan? Yung size pa yan. Sarap. Kain natin ito, ha. Mamaya nakakain yung asawa ko. O muna. Moment natin ito. Ah. Yun. Ah. Yung pucha. Grabe naman, nahulog, oh. Nagunting kasi nila, eh. Kaya, no? Tutok mo dito, han. Dinosaur na dinosaur talaga siya, oh. Oh. Dinosaur. Dami laman. Pang family ano na to, eh. Tutok mo, han, dito, dahil. Hmm. Dami laman, oh. Tapos ito, parang ano talaga siya ng dinosaur, oh. Tigman natin, natapang tuloy sa bawah. Tigman natin. Kasi sabi nila sa vlog, super lambot daw nito. Ito han, tutok mo dito. Moment of truth! Totoo! Ang lambot han! Sarap! Mm. Tapos papakita ko lang sa inyo, kung gano'ng kalaking hotdog, tututo ko sa pagmumukha ko. Nakasin mm, dito han. Ang laki! Ang laki ng hotdog, oh. Mm. Kasing haba ng pagmumukha ko, ang laki ng mukha ko sa personal. Oh. Oh. Ang hotdog. Grabe, tapos ito, laki din na rin, oh. Mm. Huwag na ba, matanggal din. So, titikusin na namin ito ng asawa ko. Ayan na, oh. Punasan mo muna yung mga basa. Mm-hmm. Punasan natin yung nahulog na ano. Grabe talaga ito. Grabe talaga, oh. Hmm? Yummers. Ah. Dinosaur talaga. Galing na nakaisip nito, no? Dinosaur ribs. Hmm? Ilaro ko na, eh. Eh, para makita nyo talaga yung gano'ng karami yung ano nyo na. Yung 500 pesos worth it talaga yung 500 ko dito. Ang dami. Sobra. Pang pitong tao, eh, no? Anim, pito. Pang family talaga. Tibusin muna natin to. Let's go.
titibusin na natin ito. Maraming salamat sa mga staff dito at napakiusapan natin na i-off muna yung music. Sabi ko baka kasi para may vlog natin. Ayun ang pangalan ng ano nila, oh, ng Pares nila. Kambal Pares. Dito sila naka ano sa gentry. Tara, tibusin na natin ito. Matipos pa ng iba. Hindi ko alam kung ano unahin ko. Hop. So, pansin nyo, kami pala nga nakakain dito. Nakabukas lang niya. Kasi yung open pala nila talaga, okay. Alas 11 na umaga, at dumating kami dito alas 12. Hanggang alauna rin sila ng madaling araw. Dati, 24/7 daw sila. Kulang daw sila sa tao. Kaya yun. Sarap to. Sarap. Kakamain ko na. Hanin na. Check din yung parts nila. Sarap. Ang buto, yung sa dulo ng buto, lambot din. Sarap. Try mo ito. Sino kakal dito? Mana? Pwede mo siya ko? Sarap. Grabe. Ito nga yung mahula. Napanood natin. Ay, magkano order niya? 250. Ang dami niya. Iba natin sausage. Yung malaki. Pinati na asawa ko. Iba natin to sausage. Ang sarap na. Sarap. Hindi sa pinapromote ko tong ano. Nag-sponsor. Hindi sa pinapromote ko to kahit hindi nila ako inimbitahan dito, ano ma'am. Para masabi ko sa inyo na masarap talaga. Tanis review. Not sponsored. No sponsored to, ha? Sarap lang. Hap. Diba ko ano? Kakainin ko ng gulay. Di ka na kakain ng gulay. Kung sponsor to yung pababuntang tayong mayari dito, baka lahat ng po tayo ihan sa atin. Para makakita lahat ng mga viewer natin. Mabos. Nga ba, kain tayo. Sugar rice, papa. Saka dyan.
Bigyan nyo na kami, date namin to ha. Ay, mapindala, pre-order ka dito. Hindi ko matry yung bone marrow. So, sunod na lang. Baka hindi natin maubos. Hindi na ba ang sukli mo? Hindi pa. Hindi pa. Tanda ko dalawa. Sige sa tayo. Salang ako ha. Yes po ma'am. Babanata mo ng taba, batok-batok. Alam mo, nabibira naman tayo kumain ng gato. Sila ba? Sila na! Sila na! Sila na! Sila na! Parang palok. Extra rice. Baka may mag-comment na naman dito. Sabihin niya sa mga gato masasarap na pagkain, hindi ko sinasama si Aswang. Pagbitan nyo na kami. Ngayon lang kami na lang mag-asawa nag-date. Wala nga rin na anak namin. Lagi din naman masarap kinakain Aswang. Lagi din naman masarap ang kinakain nun. Hindi na nakikita sa vlog. Nakamotor din yung anak, nakamotor din kami. Mukhang may i-take out natin to. Hindi ko na kaya. Dami ba naman? Nabigla tayo ng order. Akala ko kaya ko ubusin. Dami pa naman yan, oo. Lay, wala ang resibo yung ano, karunin ng pipeline. Dami pa naman, oo. Diba? Kayo pa lang is camera. Hindi ko lang kung saan may lagay. Pick natin yan. Para matikman. Sama natin itong buto. Para matikman ng nanay, tatay at ni Aswang. Tapos palalagyan natin ng konting hiling na sabaw. Pero ang dami kong nakain. Thank you. Inuubos lang ng asawa ko yung kain niya doon. Itong may iwan na ito. Hindi na kaya eh. Hindi na kaya. Punong-puno na. Solid. Okay, uwi na. So yun, tinake out na oh. Hindi ko kayang ubusin, ang dami. Ang dami, sobrang daming laman. Solid to solid talaga yung ano. Tsaka solid yung ngipin mo, pasok talaga sa ngipin sa loob. Ayan, so dire-diretso lang tayo mga kalos. Babiyahe lang kami patungo na Imus Cavite kasi nasa Gentry tayo eh. Kaya going to Imus Cavite tayo. So mga kalos, sabahan nyo kami maglakbay ng aking asawa. So tara na, let's go! Alright mga kalaw, so nandito na nga kami sa bahay ng aking Benan at ayun,
Pahinga muna ako bago ako mag-outro ngayon. So usapin na pag-usapan natin yung ano, yung sarap at lasa ng kinain namin doon. So shinare ko lang, hindi naman sa pang mag-iinggit, shinare ko lang sa inyo na may ganun palang kainan na napaka-quality. Ang alam ko maraming branch yun eh. Meron sa Laguna, dito sa mga 13, sa ano basta. Ang alam ko maraming branch yun, shares nyo na lang. Kung merong mas malapit sa inyo, puntahan nyo na para matikos nyo na o matikman nyo na yung mga quality ng yun. Kainan na yun. At the best yung lasa. Masarap. Masarap at marami kang choices. May mga unlimited doon na pwede pagpilian. Napakalupit, napakabisa, napakalasa. Ay, shit talaga naman. Putok-batoklaan talaga. Kaya mag-iingat din minsan. Alright, so yun na nga. At balik tayo sa topic natin doon sa pinuntahan namin sa Pilel. Makakalusin, no? Para sa akin lang ito. Opinion ko lang para sa akin, ha? Pero kung kayo ay magagalit sa sinasabi ko or hindi ganun yung pananaw nyo, sa akin lang naman ito. Huwag nyo na lang intindihin na gusto ko lang ilabas. Kasi mga kalogs, yung mga panahon ng asawa ko, diba, dalawang beses ng anak niya si Sarian sa panganay ko na si Seiya at saka kay Rocky. Mga kalogs, yung kay Seiya 100 plus something yung ano, o kumulang 100, basta mga ganon yung si Sarian siya. Ang binawas lang ng ano doon ng PhilHealth is 12,000. Sobre mo, laki, diba? Di man lang maka ano eh, parang ang ibinawas lang mga 7% lang or mga Diyos ko day 10%. Kiroke, anagas ang bill namin doon ay 162,000. 162,000 ang ibinawas lang doon ay 10,000 ata o 12,000 lang din ng PhilHealth. Nakakatuwa. Tapos nito, mapapaisip ka kasi hulog ka ng hulog sa kanya. Tapos palaki ng palaki yung hulog ngayon. Sabi ng asawa ko ay ang monthly daw na hulog ngayon sa ano, sa PhilHealth ay 500 pesos na daw. Wow, ang laki na, ang laki na mga kalogs. Eh di ganun na nga, 500 monthly ang hulog. Ang inisip ka ng asawa ko, ba't ganun naman yung PhilHealth? Hulog kami na hulog. Siguro, ano, mas okay siguro kung monthly-monthly tayo nasa hospital niyan. Okay, gamit na gamit talaga yun. Kaso nga lang eh talagang bibihira mga hospital eh. Ang pinaka-the best niyan, matanda na talaga pag na-hospital, mga bata, ganyan, lagi, ganyan. At iba pa. Hindi mo natin masasabi yung tao kung kailan talaga ma-hospital. Minsan talagang diriyo-diriyo. Eh, mapapaisip ka. Di ganun na nga. Eh mapapunta ko sa ospital at yun na nga, ano na nga, papasok na nga doon ng PhilHealth. Ang makukuha mo na may katititeng. Katititeng, kaya sabi ko nako, Diyos ko, ba't ba gayon? Lugi pa eh, hulog ka ng hulog. Oh, eh magkano na simula nung ako'y naghulog na naghulog diyan, hindi naman sa inaano ko ha. Simula nung ako'y naghulog na naghulog yan sa PhilHealth, napakatagal na. Hanggang ngayon, hindi ko pa nagagamit yung PhilHealth na yan sa aking pagkatao. Ayun lang, sa asawa ko kasi, kinover niya kasi yung mga anak ko, yun, kaya ganun lang yun, nabab. Tawa ko ng tawa, ganyan pala yung PhilHealth, hindi tulad ng mga ano na pwede samsamin. Yung sasamsamin mo, mga kalogs, yung sasamsamin mo yung ano, kung magano yung naiipon mo, ano man. Pwede mo samsamin tulad ng SS, di ba? Sa SS, makakapagsamsam ka nyan o makakapag-loan ka ng medyo maganda-gandang quality kapag nangangailangan ng pera. Diba? Nagulat lang ako. Tapos ang binayaran ng asawa ko sa loob ng 2 taon, 14,000 plus! Nako, nakakatuwan to. Nagkakameron para na interest. Parang kami pa yung nagkautang ha, sa kanya. Diyos ko. Sa isip na lang natin, o isipin na lang natin yung perang inilalabas ng PhilHealth. Pero parang sa'yo din yun eh. Tubong-tubo pa nga sila eh. Parang sa'yo din yun na iniipon mo, kaso nga lang hindi ganun kalaki yung makakuha mo kapag biglaan na. Kaya nakatutuwa ako, nagkakamera na interest. Lugi ka ngayon. Ayun. Ayun lang masasabi ko. So ayun nga, sabi ko sa asawa ko, hindi ako hindi nakapagulog ng PhilHealth. Nagbago na. Sabi ko, asikisuhin yung PhilHealth ko. Ganyan, nagbago na. Sabi ko, huwag naman asikisuhin yung PhilHealth ko. Kukuha na lang ako ng another bank or bangko. Doon ako mag-iipon monthly. Doon ko ilalagay yung mga 500 monthly.
Sigurado pa ako ha. Sigurado pa ako na makukuha ko talaga yung perang yun na mabilisan. Hindi yung pipila ka pa ng ganong-ganong kasagad-sagad niya pila na yun. Maraming proseso. Eh yun, pag may card kang ganon, monthly hulugan mo, isasalpak mo lang o pupunta ka lang sa ano, salpak mo lang sa machine or pupunta ka ng bangko, kunin mong pera. Tapos, wala nang cheche-cheche-cheche. Ay, nakakahibang lang kasi yung nangyaring yun. Ha? Hindi naman sabi na patikos ko yung ano. Diba? Ay, naka! Buhay, ayun nga. Sabi ko, kanya na lang asikasuhin. Huwag na yung akin. Ang akin, eh, tama na yun. Nahulog ko. Sobrang laki na. Ang tagal ko na nagtrabaho. Eh. Ilang years ako nagtrabaho. Ilang taon na ako. O, nasa 10 taon na ako nagtatrabaho. Mahigit. 12 years ata ako nagtatrabaho na hinuhulog ako yung PhilHealth na yan na hindi ko pa nagagamit kahit 5. Oo, sa PhilHealth. Yung sa SS yon, naka-loan ako dun. So yun mga kalogs, eh hanggang dito na lang ang ating vlog for today. So sa mga nakapakinig dito, para sa akin lang yon ha. Sa bagay, kapag ako'y talagang magiging literal na trabahador ulit ng mga ganyang-ganyang mall o something, panigurado, babalik at babalik yung paghulog sa PhilHealth. Kasi ayun yung ano nila eh, requirements. Requirements sa mga bagay-bagay na pag ikaw nagtrabaho, ayun ang requirements mo. Diba? Kaya mas the best talaga yung sinasabi ng ano nila tito and tita. Yung sinasabi nila yung mga sina mami and daddy ko, sina tito and tita, kumarin kumpare, yung nasabi, nasa iba bansa nakatira sa mga US, America, something, na kapag na-hospital ka libre. Diba? Yun naman lupit. Tunay yun. Dito, Diyos ko po, ubods. Ubos ka na, wala pa. Naka, mababaon ka sa utang kapag ka, ayun, iisipin mo, oh, may PhilHealth naman ako. Asagutin ng PhilHealth yan. 10%. Ah, mga kalags, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Teso, mas sa inyo lahat-lahat mga kapanood dito. Teso, mas sa inyo lahat-lahat dyan. I love you all, everyone. See you my next vlog.